hasta aislar. Naghahanap ka ng bago at kakaibang summer adventure. Meron akong nadiskubre dito sa bayan ng Vincennes sa Marinas Norte. Ako si Cindy Curioso. Samahan ninyo akong mamasyal dito sa pinakaunang wave pool resort sa lalawigan ng Camarines Norte. Feel na feel ko naman talaga. Arat na kasi. Sige na nga. I-share ko na yung feeling na nagsiswimming sa pool na ito. Unang tingin pa lang, maaakit ka na dahil sa napakalinis na tubig. Sa unang tampisaw ay mararamdaman mo ang presko sa pakiramdam. Dahil raging water nga ito, tila ba sa napakayabong na kagubatan nagmumula ang tubig rito. Woo-hoo! Para naman sa mga chikitin, nariyan ang safe na kiddie pool. At ito na nga! Ang kauna-unahang wave pool dito sa Camarines Norte. Don't forget the name, Casa Indan. Ang saya pala sa wave pool. Tila ba minamasadyo ko ng tubig? Yung alon, parang hampas ng dagat. Naiisip ko tuloy mag-surfing. Ay, teka, marunong ba? Alam nyo ba mga ka-BHTV na kayang mag-accommodate ng 1,500 na katao ng wave pool na ito? With matching social distancing pa yan ha, ganyan kalaki ang Casa Indan Wave Pool. Ang Casa Indan Resort ay bukas 24/7. Take note, para sa day swimmers which is 8 a.m. to 5 p.m. ay mayroong entrance fee na 280 pesos. At sa night swimmers which is 2 to 10 p.m. it applies 320 pesos entrance fee, as well as overnight swimmers 2 p.m. to 12 noon. No worries for overnight and night swimmers o may dala ka pang baby, kasi nariyan ang napakagandang villas at hot. Perfect ang family villa para sa family and barkada occasions. This villa can accommodate 10 to 15 persons. Bongga! Sa halagang 10,000 pesos only, may reception na ang inyong okasyon at parang nasa bahay lang, di ba? For 3 to 6 persons, nariyan ang twin villa that costs 5,000 pesos only. Sulit for couples and small barkada outing. Kung gusto niya naman ng medyo private, for 2 to 4 persons ay masayang magstay sa preskong tribal hut na ito. This costs 1,400 pesos for a day stay at 2,500 naman for overnight stay. Moving on, sa pag-ahon mo sa swimming pool ay naghihintay ang magagandang open cottages na super lapit lang sa pool. You can choose between umbrella cottage or sa preskong anahaw cottage. When it comes to safety measures naman, ipinapasunod ang COVID-19 protocols at nariyan ang mga lifeguards na nagbibigay ng mga paalala at hindi bumibitaw ng tingin sa mga swimmers. Must try din ang kanilang tawa bath that considers as therapeutic or mainam sa katawan dahil sa maligamgam na tubig at mga halamang herbal. And if you are now gutom and forgot to bring baon, Chef Webb will take care of you. Chef Webb, ano yan niluluto mo? Luluto tayo ng prawns thermidor. Ang step na gagawin natin, una, ang gagawin natin, babaakin natin ngayon itong prawns sa likod. Natin itong shell ng prawns. Dami tayo ng tong. Siguro mga 10 minutes. Pwede na siyang ahuin natin.
nakasangkap yung meat ng prawns kasama ng mushroom, celery, bell pepper, white onion. Ngayon, ipiplating na natin siya. Kunin natin yung nilaga natin na prawns na yung pinaka-shell niya. Napakabilis lang. Tamang-tama dahil nag-crave ako sa beef. Yan pa ang lulutuin ni Chef Webb. Ngayon, ang lulutuin naman natin ang pinaka-menu ng ating Casa Indian Resort. Sinasabi ng restaurant dito, ang pangalan niya, Chop House. Ngayon, ang gagawin natin, lulutuin natin ngayon, ribeye. Isang steak siya. Ngayon, ang gagawin natin, marinate muna natin siya. Lutuin natin siya sa butter. Makikita natin. Makikita natin siya. Medyo nagbo-brown na siya. Ngayon, ayan. Ito na siya. Ito na, luto na, inihain na guys. Ibig sabihin, tiki man na. Syempre, curious ako sa lasa ng prawn thermidor. Itsurang yummy, matikman nga. Truly, madly, yummy! Napakasarap ng karne ng prawn, pero hindi siya malangsa in fairness at creamy. Sarap! Ito yung hinihintay ko, ang ribeye beef. Actually, hindi talaga ako naghintay dahil napakabilis niyang maluto. Within 10 minutes, luto na ang beef. Yes, agad-agad dahil sa piling-pili ang laman ng beef para sa dish na ito. Tara, tikman na natin! Ay iba! Yung sangkap talagang nanunuot sa karne at super malasa! Hindi ko rin ine-expect ang tenderness ng karne ng baka! Sarap mo yain ito ah! Feel na feel naman talaga ang stay sa Casa Indan dahil sa accommodating staff. Lahat ng kailangan mo ay nasasagot. Kompleto rin ang Casa Indan Convenience Store para sa iba pang pangangailangan. Accessible rin ang mga restrooms at shower rooms before and after swimming. Plus, factor din sa inyong outing photo ang magagandang mga halaman sa kapaligiran ng Casa Indan. Bakit nga ba Casa Indan? Ang ibig sabihin ng casa ay house, kaya feel at home ka. At ang Indan naman ay ang sinaunang pangalan ng bayan ng Vinzons. Now you know mga ka-BHTV! Paano ba nagsimula ang Casa Indan? Actually, nagsimula lang yan sa pakwento-kwentuhan. Ayun. Bali, yung owner, nabanggit niya meron siyang
open space na lupa dito sa Binsons. And then nagkabiruan, ano ba ang pwedeng gawin para sa lupa? Hanggang nagkaroon ng brainstorming about kung anong pwedeng mga negosyo. So may doon pumasok si resort nga, meron pang mall at saka subdivision. Pero mas tumanim sa isip namin yung resort. So dahil sa resort, doon kami nag-come up na ano ba ang pwedeng gawin sa resort. So doon kami nag-brainstorming kami uli hanggang sa nagka-synergies ko nga na parang maganda yung wave pool. Like, nasuggest ko sa kanya yung nakita kong wave pool sa Dubai, which is yung Wild Wadi. So, nag-search kami doon hanggang nagkaroon ng mga ideas. So, doon nag-start yung kung bakit nabuo si Casa Indan Wave Pool. Kung naaalala nyo, si owner is owner din ng La Casa Mambulao. So, sinunod lang niya yung term na casa, na ibig sabihin sa Spanish name na house. So, si Indan kasi is the old name of Binsons. So, kaya pinangalanan siyang Casa Indan. Aside from, ayun na nga, nakikita nyo si Wave Pool. Si Wave Pool ang pwede siyang magkapacity hanggang 1,500. And then, si Raging River naman, isa yan sa idea na sinuggest na mas maganda kasi napapalibutan siya ng parang swimming pool lang na actually, nung una, hindi yan nag-wave dapat. Parang ang dating ni Raging River is para lang siyang pahingahan ba after mag-enjoy sa wave pool. Pero bakit siya nagkaroon ng wave din? Ayun, parang dagdag excitement para sa mga magsuswimming. Kaya nagkaroon din sa Raging River ng wave. At the same time, meron rin tayong kiddie pool. Kiddie pool na yun, actually hindi pa siya tapos. On process pa rin siya. Pero mag-i-enjoy yung mga bata kasi nasa gitna ng swimming pools yung playground nila. And ano pa ba ibang amenities? Ayun, may restaurant kami dito sa loob. So yung mga medyo tinatamad magdala ng pagkain, pwede silang mag-dine in or order take-out sa restaurant. And then, meron ring mini convenience store para halimbawa, kung may mga kulang na nadala sila customer, may available silang mabibili. Tapos, yun nga mga accommodations and mga cottages. So, si accommodation, meron kaming dalawang bilas, ang family bila at saka twin bila. And then, meron kaming glamping na tinatawag, pero actually, isa siyang tribal hut. Meron kaming 6 na tribal hut, and then 22 na umbrella cottages, at saka 12 na anahaw cottages. Ayun, yung process sa pag-iisip ng pangalan is naisip namin na Tagalog lang. Okay, bakit sila si Bila kasi, mga bulaklak sila. So, si Rosal Dapu Ilang-Ilang, which is common dito sa Camarines Norte. And then, yung mga glamping naman, tinawag namin sila mga ibon. So, yung mga ibon na nakikita dito rin sa Camarines Norte. And then, yung mga anahaw naman is 12 yon. Bali sila yung 12 bayan ng Camarines Norte. Pangalan ng mga bayan sa Camarines Norte. And then, si anahaw, what I mean to say is si umbrella cottages is mga bayani na lang. Since sa Jose Panganiban is meron kaming bayaning si Jose Maria Panganiban. At the same time, dito sa Indan, si Wenceslao Q. Binsons. Kaya inisip namin na mga bayani na lang ng Pilipinas yung ipangalan sa mga cottages. So, ang operation hours ni Casa Indan is 8 to 10 p.m. So, day swimming is 8 to 5 p.m. Ang entrance fee niya is flat rate, 3 years old and above, $280. And then sa night swimming naman is $320 from 2 p.m. to 10 p.m. And then may overnight stay rin kami from 2 p.m. to 12 noon the other day na yon, yung overnight stay niya. Sa mga nais pumunta o bisitahin ang first ever wave pool dito sa Camarines Norte, so ang Casa Indan Resort Hotel is located at sa Barangay Santo Domingo, Binsons, Camarines Norte. So along the highway lang siya, makikita nyo agad. And then try to visit our new wave pool resort. Thank you. Thank you.
saya, wala ka nang hahanapin pa. Book your reservation at Casa Indan, Wave Pool, Hotel, and Restaurant. Ako ang inyong host, Cindy Corioso. Happy sunny days, mga ka-BHTV!